Nakapasok kahapon ang Adams and Lady Falcons sa semifinals ng PVL Collegiate Conference pero it came at a price. Nagkaroon ng isang matinding right foot injury ang star player nilang si Jema Galanza during the game. Ang good news ay walang fracture ang paa ni Jema pero hindi pa alam kung kailan siya makakapaglaro umuli. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Jema. Jema, good evening. How are you? Good evening po. Okay lang po. Thank you for joining us here on The Score. First of all, Jema, siguro para maalam ng mga fans kung ano yung pakiramdam mo from yesterday to today. Simulan natin dun sa injury mo. Nung bumagsak ka, ang balita sa amin, you were in severe pain na hanggang hita raw yung sakit. Anong nararamdaman mo nung point na yun? At nung nakita mo yung paa mo, anong unang pumasok sa isip mo? Yung first po kasi, akala ko ano lang siya, yung normal sprain lang po siya ng akin. Okay. And then, parang hinihintay ko po siyang mag-mild yung sakit. Mm-mm. Then parang after a minute po, ayaw niyang, mas lalo siyang lumalala yung sakit niya. Yun. Okay. Tapos, noong una, ayaw ko, alam kong talagang ganun na yung paa ko. Pero hindi ko iniisip na ganun kasi nga gusto positive lang. And hanggang sa tumatagal talagang sobrang sakit na niya. Tapos, yun po, na nakikita ko yung reaction ng teammates ko, ng Binil, tapos sina coach. Parang sobrang awang-awa sila sa akin. Mm-hmm. Ako hindi ko na rin po, hindi ko na po tinitignan yung ibang yung mga tao talaga yung sakit na kong nararamdaman. So hindi mo rin tinignan mismo yung paa mo? Noong una naramdaman mo, kala mo sprain? Once po. Okay. Once po. Then after, hindi ko na tinignan and hindi na po nila sinakoach po, hindi na po nila pinatingin kasi nga baka right. sobra akong maano po sa nakita ko. So sa puntong yun, sa unang silip mo, na nakita mo, yung super sakit na nararamdaman mo, anong pakiramdam mo ng time yun? Anong inakala mo sa injury mo na sabi mo nga malamang hindi ito yung normal sprain na gaya ng nasisprain ka dati? Ayun, akala ko nga po, fractured na nga. Akala mo, bale? Opo, kasi sobra talagang, as in, parang umikot yung paa ko. Mm-hmm. First time nga po mangyasa, so hindi ko akalain kung, in-expect kung ano yung mangyayari po. Alright, well, now, and this is the information, Jema, na nakuha namin from one of your managers, no, si Mark Salamat from the virtual playground. Within 30 minutes pala, nadala ka na sa ospital at naibalik na yung dislocation. Okay. Parang ang technical aspect, it's called, para sa gusto makalaman ng pangalan, it's called the tibio-talar dislocation ng kanyang right ankle. So, naibalik ka agad ni Dr. Eufemio, ka agad? Apo. Nung nasa x-ray po, nung first po, in x-ray ako, na nakatabingi pa po siya. And yes, then, okay. Bilang dumating si Doc na ini-entertain niya pa po ako, and then bigla na lang niya ako binalik. And sobrang sakit po talaga. Halos gusto ko siyang paluin sa sobrang sakit. Ganun kasakit? And, wow, okay. Opo. Tapos narinig yung tunog ng buto ko nung pagbalik. And then after naman nun, na nag-less yung sakit na. Tapos yung parang manhid na lang tsaka yung nararamdaman ko yun. Tapos in-x-ray na ko siya tuloy-tuloy po. So sa nasasabi sa'yo ng mga doktor, mga eksperto, Jema, would you say some kind of a miracle din to na hindi bale, nawala kang fracture sa lala ng pagka-sprain? Apo, sobrang thankful po na walang nangyari masama po. Kasi last 10 years ka na po. So that's right. Gusto ko pong may mapatunayan po. And gusto kong makapasok yung Adamson po. That's na nandun right. Ako. Well, sa pagka-alam ko sa report ng doktor nga, they will still do a final MRI no, to see kung meron pang effects sa tendons. But you're apparently you can move your toes and you can feel naman your toes and your ankle. Okay naman, di ba? Apo. Pero ngayon po kasi hindi sabi ni Doc na wag ko daw po ito on. Kahit pilitin. Actually, nalalakad ko siya pero wag ko daw pong pilitin. Kasi wow, okay. Baka po mas may masirang buto po. Right. Mas lalong lumala po, maging fractured siya. So, ko lang daw po. May saklay lang daw po, wag ko daw po ilakad. So, for the benefit of your fans, Jema, may malaking posibilidad na makakabalik ka for the UAAP, tama? Opo. All right, that is great to hear for you and for the Adamson fans. Alam natin na dumadami na ang inyong mga fans with the revitalized management champion and team. Okay, kamusta ka today? What was today like? Kamusta yung support na naramdaman mo from your fans, your friends, your teammates, your family? What was today like for you, Jen, habang nagpapahinga ka sa ospital? Ah,
Apo. Actually, ang dami pong nag-text, ang dami daw pong nag-message kung musta daw po ako. And kagabi po, halos yung friends ko po, yung Rachel Playground family, and mm-hmm. Akari family, Adam Sonyan, lahat po. Halos nandito po to dahil kinakamusta nga po kasi sobrang nagulat sila sa nangyari sa akin. Mm-hmm. And yun, ano lang po, nagulat lang talaga sila kasi kahit ako po, hindi ko po alam gagawin ko. I know, right? Oo. Nakita mo na yung picture. Nakita ko po para saglit lang. Ayoko po. Ayaw mo pa rin tignan. Ayoko po. Grabe. Pero we're so happy that it's nothing worse than what we all thought, no, Jema? No. At siguro, I'll give you this chance to say thank you or whatever you want to say to your fans out there who have been praying for you and sending you messages of support and, you know, praying for your fast recovery. Go ahead. Yes po. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng Adam Sonia community, and sa Akari family, sa Virtual Playground family po, sa lahat-lahat po ng sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, and sana ipag-pray niyo pa po yung fast recovery ko, and syempre yung remaining games ng Adamson, supportahan nyo pa rin po. That's right, of course. Nasa semifinals ang iyong team sa PVL Collegiate Conference. Jema, maraming salamat sa iyo. We know you're in great hands with from the Virtual Playground family, the Adamson community, the Akari family, and Doc Eufemio, isa yan sa pinakamagaling sa ating bansa. So we wish you all the best and get well very soon. Maraming salamat, Jema. Thank you po. Alright, yan po si Jema Galanza. Great news na madinig na hindi ganun kalala ang kanyang injury. We hope to see her back on the court in time for the UAAP. Okay. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.